barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ang ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUC personnel sa nangyaring staff. Sila po yung nag-encode. Yes. Magbe-bet po tayo, mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minarmasdan niya ang nakapahan ng pagod.
nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turista. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po. Question, maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga balikat na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ang ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring staff. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangkal Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre kapag minamasdan niya ang nakapahang ng pagod.
Now ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. D. Correct answer is? Ito, alam mo rin ito. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Third. Kal, ang puno ng ating barangay. Magkakahawa kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turist Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. Mm-hmm.
Kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang hindi kaya na
Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Yun, good morning. Good morning. Audio check. Good morning, Kagad Rovir. Kagad Wen, Kagad Bam. Good morning. Good morning. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay March 20, 2023. Ito po ang pangalawa sa ating Lunes, sa Lunes sa buwan po ng Marso. At tayo po ay nasa gitna ng Kwaresma rin po sa celebration ng ating pong simbahan Katoliko. At tayo po ngayon ay nandito muli upang i-report ang mga accomplishments at ang road ahead para po sa ating po Barangay Bangkal Council. Atin pong umpisahan ang pag-report mula po kay Kagawa Dueng Paz, ang head ng Committee ng Health and Sanitation. Kagawa Dueng. Ayun, magandang umaga sa ating lahat at sa ating mga kapwa empleyado po ng ating Barangay Bangkal. So magandang umaga po ulit at para sa ating mga constituent na nakatungkay po sa atin dito sa ating flag rating ngayong umaga. At siyempre po sa reports po ng Health and Sanitation, Direk. Ayan po yung ating operation timbang para sa ating mga age ng 0 hanggang 2 years old. Ito na po yung last week o yung fifth week na po na nagkaroon ng OPT sa ating mga bata na nakatapos na. Pero ito po ay magkakaroon pa ulit sila ng isa pang pag-iikot para po sa mga bata na hindi pa po natitimbang. Sana lang po talagang pakiusap lang din po ng Health Department na isali po ninyo ang inyong mga anak para po malaman ninyo kung ano po ang kalagayan ng inyong mga anak. So yun po ating pakiusap na yung hindi pa po natitimbang, sana po isali po ninyo dahil para mas maganda po ang magiging kalusugan ng inyong mga anak. Ayun. At next. So yun, nagkaroon tayo ng home visit para doon sa mga bibigyan ng bakuna ng mga bata. Ayun, at sana lang po talaga, lahat din po talaga ng ating mga anak, mapabakunahan po natin. At hindi naman po masama ang ibinibigay po sa inyo. Ito ay kabutihan para sa inyong mga anak. Iya yung mga makulang sa bakuna, pabakunahan pa natin ating mga ayun po. Next po, at yun, reminder lang din po sa mga magpapa HPV. Ayun po, ayun. Kailangan lang din po natin ng mag-online yung ating mga kabataan na 9 years old hanggang 14 years old. Ayan, mag-online po kayo para po kayo na mapigyan ng vaccine, ng HPV vaccine. Para po mailigtas din po kayo. Ito ay sa March 22, 2023 nitong taon po. Ayan. Yan po, bibigyan po kayo ng vaccine. Sali lang po kayo at makilahok para po mapaganda po at mapatigil po ang inyong mga kalusugan. Yan po ang atid ng ating Health and Sanitation Department. Sali lang po ay makiisa, makilahok sa anumang mga
programa ng ating barangay. Ayan po. Ayan po ang mula sa Health and Sanitation Department na report. Maraming salamat at magandang umaga po sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bangkal public address system. Para po sa ating mga kababaihang may edad 9 years old hanggang 14 years old, hinihikayat po namin kayong magparehistro para sa libreng Human Papilloma Virus Vaccination o HPV sa March 22, Miyerkules, sa Bangkal Health Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang HPV vaccine po ay may mabisang proteksyon sa cervical cancer at may kamahalan ngunit ibibigay ng walang bayad. Maari pong magparehistro sa link na nakalagay sa bangkal _ official o magtungo sa ating barangay para maalalayan sa magpaparehistro. Dalhin lamang po ang ID na may bangkal address. Muli, bukas na po ang rehistruhan ng mga interesadong kababaihan edad 9 hanggang 14 na taon para sa libreng Human Papilloma Virus Vaccination o HPV sa gagawin sa March 22, Miyerkules, sa Bangkal Health Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dalhin lamang po ang ID na may bangkal address. Subaybayan ang update sa ating opisyal na Facebook page, Bangkal _ official. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. Yan, oh, maraming salamat. Pagawa Dweng. At narinig niyo po ang public address ng atin na atin po pinapaikot sa atin po pinatutunog sa atin po mga horns for the past weeks. At meron pa po kayong panahon para magparehistro sa para po sa edad siya hanggang 14 na HPV. Kunin po natin yung pagkakataon ito, makuha niyo po ito ng libre. Hatid po na i-administer po sa Bukal Health Center sa Miyerkules, March 22. Kung wala po kayong internet, nahirapan po kayong mag-register gamit ang link, pwede po kayong magpunta sa atin pong barangay hall at hanapin po ang kawanin ng health workers upang i-register po kayo. Yan. So next, so maraming salamat Kagawa Dweng at syempre sa lahat ng bangkal health workers na nandyan sa atin pong health center at atin pong mga kapartners sa health center na nanonood po sa ating flag ceremony. At sa atin pong mga viewers at commenters, good morning po sa inyo lahat. Kay Jembong Nelson, kay Tita Mercy Bailon, good morning po sa inyo. Lupon, tagapamayapa. Si Admin Gas Yorog, God bless. Good morning po. Kay Tatay Willie Castro, good morning po. Kay Ate Sol Ordiales ng Design Makati. Magandang umaga po, Ate Sol. Kay Tita Edita Tolentino, good morning po sa inyo. At kay Tita Seni Lima ng Lupon, tagapamayapa. Sa ating property custodian, Dani Gonzales, magandang umaga. At kay Tita Fe Maria Fe Resine, magandang buhay kap. At sa lahat na mapagmahal na kagawad. God bless po. Yan ang pinakatamang description, mga mapagmahal na agawan ng Barangay Bangkal. Yan. Para saan daw ang HPV vaccination sa cervical? Ito po ay mabisang protection against cervical cancer. Kaya ibigay po ito sa atin po mga kababaihan. Yan. Between, medyo mahal po yan. May kamahalan po talaga. It ranges mga 9,000 to at most 28,000 depende po sa mag-administer. Okay. So next po ang report ng ating pong Clean and Green at Finance Committee Head Committee Chairman Kagawad Bam Hindawa. Yes, good morning po sa inyong lahat, Kap, sa Council at sa lahat ng mga sumusubaybay at tagapakinig dito po sa ating pong flag raising. Direct pictures, please. Ayan po, no? So patuloy po ang sidewalk clearing operations ng Barangay Bangkal.
At kayo po'y inaabisuhan na i-clear out po ang daanan po ng tao. Paalala po, ang bangketa po ay hindi po extension ng inyong pong mga tahanan. Ano po? So panatilihin po natin malinis ang ating pong kapaligiran. Next slide please. Ganun din po ang patuloy na pagpuputol po ng mga puno. Muli po, pagpuputol po, hindi po pinapatay ang puno, trimming lang po. At yan po sa Garcia po yan, ano po, mayroong nag-request. At ito naman po ay kung kakayanin po ng mga tauhan at o kawanin ng barangay. Kung hindi po, atin po siyang itatawag po sa atin po mga utility partners tulad po ng Meralco at ng DES. Ano? So maraming salamat sa lahat po ng nagre-request at ganun din po sa mga nakakapaghintay po sa inyong request. Salamat po ng marami. Next. Patuloy din ang paghahakot ng hazardous waste collection ng City Hall. So ang mga atin pong mga kabarangay ay inaanyayahan mag-ipon at huwag itatapong kung saan-saan ang mga nakalalasong mga basura. Next picture please. Plastic collection drive. So tuloy-tuloy po ito. Mag-log on lang po sa Bangkal _ Official upang matunton ang inyong pong mga tahanan upang makolekta ang inyong mga naipong mga plastic. Itong mga plastic waste na ito, mga PET bottles ay dinadala po sa SIP sa tulong po ng plastic bank. Muli po, maraming salamat sa Clean and Green at sa lahat po ng mga tumatangkilik ng programa ng ating barangay. So paalala lang po, ang mga basura po natin, ilalabas lang po natin pag nandyan na yung truck. Huwag po natin itatambak sa kalye o sa tapat ng bahay ng kung sino man. Isipin nyo na lang kung sa inyo po tumapat yung tambakan ng basura. So paalala lang po, hintayin po ang truck ng basura bago po maglabas. So sa inyo po lahat, good morning po. Back to the Yan, maraming salamat, Kagawad Bam Hildawa. At sa lahat, siyempre, nakawanin ng Clean and Green na siya pong tumutugon sa ating pong mga online concerns at sa inyo pong mga reports at sa inyo pong mga suggestion at reklamo. At muli, ang ating pong paalala sa lahat na makiisa po sa pagpapanatili po ng ating pong sidewalk, ang kung nagkarumpan po ng operasyon doon po sa inyo, huwag po nyo sanang masamain dahil ito po ay pagtugon lang din sa mga kautosang ibinababa ng mga ahensya pong kapartner at gumagabay po sa atin. Yan. So, para naman po muli, kapag meron po kayong report, suggestion, o gusto po sabihin at batiin sa atin pong ngayon pong flag ceremony o gusto pong i-anunsyo ang mga events sa inyo pong mga lugar, pwede po kayo magmensahe sa atin pong Bakal _ Official o i-post po dito sa wall at atin pong mabasahin. Pagbati po kay Tita Flor Huangco, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. God bless. Amen. Kapartner po natin sa Badak. Sister Amy Punsalang, God bless po sa inyo. Kay Tita Lita Bakir ng Kalye Nantino, good morning. Supervisor Rowena Legaspi Nofable, good morning po sa inyo. At best morning to all Bangkal, Barangkal, Barangay Council and staff. Thank you for supporting all activities sa Bangkal High School and BHS, Boy Scouts of the Philippines. God bless. Mula kay Sir Paolo Carvajal ng BHS. Good morning po, Sir Pao, at maraming salamat po sa Bangkal High School sa pagiging host ng ating Bangkal Arawan last week. Yan. Next po ay bigyan daan natin ang report ng ating pong mapagmahal na kagawad ng Infrastructure and Public Works Committee. Yan, kagawad. Salik. Hilario. O, ano yun doon? Message. O, sa wall. Sa wall, binabasa lang natin. Ayan, magandang umaga po. Siyempre sa ating mahal na Kapitan Mario Montanes, sa aking mga kapakagawad, sa lahat po ng empleyado at ang ating pong mga taga-subaybay na ating mga taga-barangay,
ay magandang umaga sa inyong lahat. Para po sa committee report ng Infrastructure and Public Works, Direk. Ito po yung ating patuloy na paglilinis po ng mga kanal sa kabuuan po ng taon. Kada may request po at may nadadaanan po kami, ay tayo po ay nagde-deck logging. Ayan po, sakali ng MRAES, corner Malabar Street. Next. Ayan, drainage inspection po sa lahat po ng mga food establishments na nire-report po ng mga concerned ng kapitbahay na may umaamoy, ay ito po ay kadahilanan na wala po silang grease trap sa kanila pong mga food businesses. So, ayan, yung mga sebo at mga food wastes ay dumediretso po sa ating mga drainage at nagsasanhi po ng pagbara. Muli po pinapaalalahanan po namin na sana po ay tayo sumunod at makiisa upang hindi po tayo magkaroon ng ganitong problema. Ayan po ay sa kalye ng Makabulos, corner Osmeña Highway. Next. Gutter repair naman po sa Lokban Street, corner Rodriguez Street, na nireport din po ng isang concerned citizen na tinatapunan po ng mantika at kung ano man ay atin pong tinakpan. Ayan. So, nirepair na po yan sa Lokban, corner Rodriguez. Next. At yung atin pong road humps installation upon request po ng mga residente at kinakailangan pong may petisyon upang tayo po ay makapag-install at maiwasan po ang disgrasya. Last week po ay nag-install po tayo ng humps sa Garcia Street between MRAES and Tibinay, Makabulos between Apolinario and Osmeña. At pag ito po ay natuyo na, ay atin naman pong itong pipinturahan ng black and yellow paint para po maiwasan po yung disgrasya. Next. Manhole cover restoration naman po sa MRAES corner Malabar. Next. At sa pamumuno po ng ating committee chairman ng Health and Sanitation, Kagawad Weng Paz, kanila pong natukoy ang mga area na apektado po ng dengue virus. Katuwang po ang kawani ng lungsod ng Makati, yung Makati Health Department, ay pinuntahan po ng Public Works and Infrastructure ang mga area na ito upang magsagawa ng anti-dengue misting. Next. At update po sa SK Bangkalympics o Basketball and Volleyball League sa kanilang Week 2 ay talaga namang paganda ng paganda at painit na ang mga laban. Congratulations sa mga nagwagi kagabi. Ang Lunanians against Daddy's Duty at M-Town nanalo against Malabar. Napakadikit na laban. At last game po yung Rage Fantastic versus Gin Mafia. Nanalo po ang Rage. Congratulations. And po ang update in behalf of SK Council headed by SK Chair Crisel Hilario. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Yeah, maraming salamat Kagawad Rover Hilario at sa lahat syempre ng infrastructure committee personnel, public works personnel sa kanila pong pagtugon sa mga requests at mga request pati ng mga co-committees at syempre sa sangguniang kabataan sa kanila pong ongoing Bangkalympics volleyball and basketball tournament. Yan. So sa ngayon naman po ay bibigyan daan natin
ang mga mga report po in behalf of the other committees na nagsabit po ng report. Pero bago po yan, kay Tatay Fred Bailon, good morning po sa inyo. At si Michael Verson, good morning po sa lahat. God bless. Yan. So, may I call on Kagawad Weng Pas muli upang i-report naman ang committee ng social service social services in behalf of Kagawad Allen Policarpo. Ayun, magandang umaga po ulit sa ating lahat at mula po sa committee ng social service, ito po ang kanilang mga report po. Yes po, direct. Ayun po, sa social service po, yung Women's Month po, March 1 po hanggang 30. Ayan, meron po silang sumbangkal na ginagawa po sa ating parang ating kapatid na ating ng court. Yan, ayan po sa Fidelas po ginagawa yung kanilang sumbangkal. So yun, sana lahat din yung mga ating mga kababaihan po dyan, makisalo at makisali at makilahok. Ayan po sa ating sumbangkal. Next po. Bangkal Larawan. Yan po ay sa Bangkal High School. Malbar. Ayan po yung ating mga Bangkal Larawan na inilagay po dyan sa ating Bangkal High School na kung saan makikita po ninyo yung mga ating mga ginagawa po, ginawa po natin to dito during pandemic po. Ayan. Nandiyan po dyan, makikita po ninyo kung ano at sari-sari po mga ginawa po natin dyan para po makaligtas po tayo sa ganitong klase ng sakit. Ayan po. Lahat po nandyan. Pakita po ninyo yung inyong ating mga materials na ginagawa po. Na ginawa po. Ayan po. Next po. The social service din po mula nung March 13 hanggang 19 sila po ay nakatulong na magpagawa ng 14 na voter certificate, 11 PhilHealth ID, 18 MDR o yung data record, at 12 MASA PhilHealth ng MASA, 5 MHP yung yellow card, 1 PWD, 2 white card, 1 blue card, 1 solo parent, at 1 medicine booklet po. Ayan po, yung mga natulungan nila. Ayan po, matutulungan po kayo ng ating social services na mabigay po ito yung inyong mga pangangailangan. Punta lang po kayo dito sa ating sa barangay hall para po kayo ay matulungan na kung ano po ang inyong mga pangangailangan regarding po dyan sa mga pangangailangan ng ating ng ninyo, yung mga blue card, yellow card. Ayan po. Siyempre, ayun lang, paalala lang din po dahil nga summer, magsa-summer na po. Ano lang po talaga, iba yung pag-iingat lang din po dahil siyempre alam natin, nakikita din naman po natin sa balita yung mga sunog. So, pangalagaan po natin yung ating mga bahay, yung ating mga tahanan na hindi magkaroon ng ganitong sakuna. Mag-iingat po tayo palagi dahil ito yung panahon ng sunog. Kaya kailangan po talaga tayo mag-iingat. Yan. Ayan po, mula sa social services, magandang umaga po. Mula po sa kay Kagawad Allen Policarpio at sa social services na mga kawani. Ayan po. Magandang umaga po ulit at stay happy, stay safe, stay healthy. Ayan po. Yeah, maraming salamat. Sakto yan, Kagawad. Alam mo ba na ngayon ay International Happiness Day.
Ano? So, naiyan mamaya. So, sana ay ikatawa natin yung ating celebration ng araw na ito. Yan, tapos natin yan mamaya. At next naman po, ay Kagawad Rovir, baka pwede in behalf of the Peace and Order Committee ni Kagawad Richard Sakilayan. Okay. Ikaw na mag-report ng kanyang committee. Okay. In behalf of Kagawad Richard Sakilayan, the committee chairman of Peace and Order, ito po ang kanilang report. Pagsita sa mga JNT riders na nagiinom po sa kalye. Ito po ay sa kalye po ng Apolinario Corner, Moica, mga nagiinuman. At ito po ay isang online concern na agad naman pong inaksyonan ng ating mga bantay-bayan. Alala po ay mayroon po tayong city ordinance na pinagbabawal ang drinking in public. Next. Ang bantay-bayan po ay walang holiday, kaya sa mga ganitong pagkakataon kami po ang gumagawa ng reports. Meron pong reported na nasabitan ng isang truck ang wire sa kalye po ng Estrella. Meron pong nakamotor na nadisgrasya dyan at nahuli naman po yung truck na, yung driver ng truck na muntikan ng tumakbo. Kaya saludo po sa ating mga bantay-bayan. Next. Siyempre po ang patuloy na pagmomonitor ng AOR o Area of Responsibility upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa ating barangay. Next. Yan, yung pagmomonitor po maging sa bangkal phase 2 ay patuloy po 24/7 ang kanilang pagmomonitor. Next. At lagi pong nagbabantay sa mga estudyante sa oras po ng pagpasok at uwian, dismissal po ng mga estudyante, lalong-lalo na po sa mga tumatawid po sa kalye ng Ebanghelista ay may mga naka-assign po na traffic enforcers ang ating Peace and Order Committee. Next. At ang maging sa gabi po ay nag-a-assist po ang bantay-bayan kasama po ng Bravo Riders at mga guardians upang masiguro po yung kaligtasan ng mga estudyante at iwas trouble. Next. Pag-aasikaso po at pangangalaga po sa mga e-patrol na kanila pong ginagamit sa kanilang pagro-roving. Next. At pagtugon sa mga online concerns. Yan. Pag may nagre-report po, pwede po kayo mag-message sa bangkal _ official. At kapag inyong concern ay related po sa Peace and Order, ito po ay inaaksyonan ng ating mga bantay-bayan. Next. Yun. At yun po ang report ng Peace and Order Committee headed by Kagawad Richard Sakilayan. At binabati ko po ng belated happy birthday ang aking tita. Nag-birthday siya kahapon. Yung atin pong gumagawa ng sedula. Tita Jo Hilario. Tita Jo Hilario. Baka magalit doon eh. Oh. Yan. Belated happy birthday. Cheesecake Tita day. Jo Hilario. Pop, tama na. De, at doon, second death anniversary ng ating dating bangkal rescue, Eagle 02, si Ninong Tete. Yan, kanyang kalawang taon po ngayon. Yan po. At yun po ang report ng Peace and Order. Magandang umaga ulit. Yan. Bidig ba ako? Naghahasap. Okay ka. Ay, doon nakikiramay pala sa pamilya ng isa nating kasama.
na naglilingkod sa bangkal, kay Lawrence, Gustavo, iramay sa inyong pamilya. Okay. Ah, nawala si Cap. Ay, birthday pa lang ngayon, no? Kaya dato, habang inaantay natin si Cap, greetings muna. Yeah. Happy birthday sa ating Bouncy Desk Officer, Ate Bet Malimban. Maligayang araw ako. At hey. Doon, nanonood to kagabi, ha? Si birthday girl, nanonood kay Idol Ping. Yun Ping. Ang tunay na mapagmahal. Yun, oh. May proof na, may proof. Oh. 80 proof na, 80 proof. And so maraming salamat po sa committee ng peace and order, sa lahat ng kawanin ng Banday Bayan at traffic personnel, kasama na rin ang mga volunteers. Yan. At support group, auxiliary group na nangangalaga po sa atin pong kaligtasan. At round the clock po yan na tumutugon po. Wala pong pahinga 24/7 at tumutugon maski sa inyo pong mga online concerns. Yan. So sa next po na report, in behalf of the Education and Culture Committee, I'll request Kagawad Bam Hildawa to report to read the report submitted by Kagawad Trisha Eusebio. Kagawad Bam. Yes, good morning po muli para po sa ulat po ng ating pong Education Committee, Kagawad Trisha Eusebio. Direct pictures please. Good morning. Ayan po, so Bangkal Larawan, so 100 litrato o mukha ng pandemya. Inyo pong matutunghayan po, makikita pa siya lang po kayo sa ating pong barangay hall at sa mga eskwelahan po. Dadalhin po yan. So makita nyo po ang iba't ibang larawan, anong mga nangyari nung panahon ng pandemya. Next slide please. So, ganun din po, meron po tayong Bangkaalaman, Bayanihan. Katulong po ang Koleyo San Agustin at ang Bangkal Elementary School. Maraming salamat sa lahat ng nakikisa sa programa ng ating pong barangay, lalo na sa education. Next please. Ganun din po ang nagkaroon po ng meeting ng JS from School Uniform Implementation and Other School Matters sa Bangkal High School. Sa lahat po ng mga nakiisa, maraming salamat. At kung kayo po may mga katanungan, mag-log on lang po sa Bangkal_official, Bangkal Education Official. Next. Ganun din, nagkaroon po ng meeting po sa Bangkal High School. So makikita nyo po yan sa larawan. Next picture please. At maraming salamat po sa Bravo Riders. So Oplan Sita ng mga estudyante, lalo na po sa Bangkal High School. At ganun din po, tumutulong din po sila sa pag-ayos po ng ating pong peace and order. Lalong-lalo na po dyan po sa may eskwelahan. Next please. Yan po. Ganun din, payday is plastic collection day. Lahat po ng empleyado, ganun din po ang empleyado ng ating pong education and culture staff. Nagdadala rin po sila ng mga plastic, recyclable plastics. At yan po, tulong po sa kalikasan. Next picture please. Ayan. Education e-printing. So maraming salamat po. So lahat po ng mga nais po magpa-print, magpunta lang po sa Bangkal, ating pong barangay Bangkal, upang makakuha po kayo o ma-print po ang mga nais nyo pong kinakailangan sa eskwelahan. Education e-printing. Next picture please. Bangkal Online Services. So ang mga nais pong kumuha po ng iba't ibang dokumento, nandyan po nakahanda po upang tumulong ang ating pong mga kawani ng
Bangkal Education. Andiyan po sila po ang mag-encode ng mga inyo pong mga impormasyon para po sa mga dokumentong inyo pong kinakailangan. Next picture please. Ayun po, so maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik ng programa ng ating pong barangay. At sa ngalan po ni Tristan Eusebio, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, maraming salamat, Kagawad Bamildawa, at sa lahat din ng kawani ng Education and Culture Committee Inspection Team na siya po nakaalalay doon po sa report na isinagawa ng Education and Culture Committee. Special shoutout po sa ating po auxiliary team, Bravo Riders, Guardian Riders, na nagsasalit-salitan pong tumulong upang mag-conduct ng offline sita. Yan po yung operasyon bilang pag-alalay during dismissal hours ng atin pong elementary and high school students. At effective po yan. At good luck din po doon po sa planning ng atin pong stakeholders meeting na isinagawa ng Bangkal High School para po sa kanilang nalalapit na JS Pro. Yan. At uli ang pagbati po natin sa mga good morning po kay Tita Merly Soyongko at sa lahat po ng nanonood dito sa atin pong flag ceremony. At para naman po sa report ng atin pong tanggapan ng punong barangay, ito po ang akin pong report. Muli, ongoing po yung atin pong Bangkalarawan serye, yung atin pong 100 litrato ng pandemya. Tayo po ay nagpapasalamat sa Bangkal High School na siya pong naging host natin for the week from Wednesday to Friday last week. Na i-share po natin sa mga kabataan ng Bangkal High School ang atin pong experience during pandemic. Dahil tandaan po natin ang mga kabataan pong ito ay medyo wala pong buong knowledge sa nangyayari po sa ground dahil 3 years ago pinagbabawal po ang paglabas sa mga kabataan, 'di ba, edad 18 years old pababa, kaya gusto po nating i-share sa kanila ang iba't ibang pangyayari at ito po ay in-encapsulate natin sa litrato at sa ibang panulat at memorabilia po na atin pong i-display. Ang ating pong Bangkalarawan series ay ngayon ay makikita nyo po sa Bangkal High School Annex ngayong pong Lunes at Martes. Kapartner pa rin po ang Supreme Student Government of Bangkal High School. So, nandiyan po yan ngayon, Lunes at Martes sa Bangkal High School Annex. At lilipat naman po upang masaksihan ng atin pong mga elementary student sa Bangkal Elementary School Main sa March 22 to 24, Miyerkules hanggang Biyernes. At para naman po sa ating po mga kabarangay, ito po ay makikita sa ating po barangay hall naka-display sa lobby tuwing Sabado at Linggo. Munti pa alala po mula po sa ating trivia storya, 3 taon na po simula nung ating nag-umpisa ang isa sa pinaka madilim na bahagi po ng ating pong kasaysayan. It was on March 17, the 3rd year anniversary of first the declaration of ECQ dito po sa atin pong sa buong Luzon. At dito po kung maalala po natin, itong mga panahon na to tayo po ay nabalot ng hindi lamang po ng takot kundi maski ng ating pong pangamba dahil marami pa po tayong hindi po alam. Pero after 3 years, we have learned to live with the virus at gumawa po tayo ng hakbang upang maging parte po ng solusyon. Pero kung natatandaan nyo po, sinailalim po ang buong Luzon kasama na po ang Metro Manila na siyang naging sentro ng virus. Pinagbawal po ang mass gathering, kansilado po ang mga klase, ang mass transportation system, pinag-utos ang home quarantine ng mga kabataan at seniors at tanging ang mga
kailangan. Essential establishments lamang po ang bukas maski ang negosyo ay sarado. So, di ba? Nagkaroon po tayo, nag-establish po tayo ng home quarantine pass para pag doon lamang papayagan. At nagkaroon tayo ng curfew, no, na magmumula ng alas 8 ng gabi. So, sinara po ang lahat ng establishmento, barangay hall, eskwelahan, health center, city hall, at tanging mga frontliners na lang po ang natira. So, ito po yung atin pong pinagdaanan at ini-encourage namin po kayong i-share ang inyong hindi malilimutang storya ng mga panahong iyon sa atin pong post na trivia storya. Pero bagamat mula po sa isang napakadilim na bahagi ng ating kasaysayan, gusto ko naman pong ibahagi na ngayong araw na to, March 20, is the International Day of Happiness. So, ayon po sa resolusyon ng United Nations noong 2022, isa pong human right ang magkaroon po ng kasiyahan at maging parte po at gumawa po ng hakbang upang ma-achieve ito. So, sa ngayon, be mindful, be grateful, and be kind. Yan po ang theme of International Day of Happiness. So, sana po ay maging masaya po tayo ngayong araw na ito. O magpasaya po tayo ng atin pong kapwa bilang maliit na wala pong masama kung magiging parte po tayo ng kasayahan ng ibang tao. At try po natin maging masaya. At noong atin naman pong kahapon, ang naging culmination at graduation po ng partnership natin ng PCCACS or Pasay Central Church, yung kanila pong outreach program na dalawang linggo na nagturo at nagbigay aral sa ating po mga kabataan. 38 na kabataan po ng Barangay Bangkal ang gumraduate sa kanila pong dalawang linggong pag-aaral at pakikipagsayahan sa kanilang mga titos at titas mula sa Pasay City Central Church. Ito po ay ginanap sa Fidelis Court. So, ang ating pong pasasalamat sa Fidelis Court na siya pong naging host na sa loob po ng dalawang linggo ng ating pong pag-aaral. At tayo po ay sumaksi dyan sa kanilang graduation day kahapon. At para naman po sa lahat, ang buwan po ng Marso ay nakamandato sa lahat ng mga barangay upang mag-conduct ng Barangay Assembly Day para sa first semester of calendar year 2023. So dito po, official nyo po kaming maririnig ang aming po mga report para sa nakaraang 6 na buwan. Bagamat dito po naman sa ating pong online virtual flag ceremony ay linggo-linggo po kami nagre-report. Ito po ay bilang pagsunod sa kautusan ng Department of Local Interior and Local Government na magsagawa po ng simultaneous Barangay Assembly Day para sa first semester of 2023. Ito po ay gagawin sa March 26 sa linggo po, alas 2 po ng hapon, kasabay po ng atin pong Senior Citizen Monthly Meeting upang formal po din pagsasabay na po natin sila upang marinig din po ng ating mga senior citizens ang accomplishments po of the Barangay Bangkal Council sa nakaraang 6 na buwan. So nakalagay po ang kanila pong theme for the this year, yung Bidaka, Barangay Bidaka sa pagpapatupad ng kapayapaan, pangangalaga ng kalikasan, at pagpapaigtig ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad, at masaganang pamayanan. Dito po natin makikita na ano po ang mga hakbang proyekto ng ating pong mga barangay, ng ating pong barangay sa nakaraang 6 na buwan, at ano pa po ang mga aktibidades na ating pong tatahakin sa susunod at sa pagtatapos po ng ating pong Barangay Bangkal Council 2018 to 2023. Yan. So, inaasahan po namin, inaanyayahan po namin kayo na manood po sa linggo,
Katulad po ng atin pong isinasagawa, tayo po ay may hybrid, blended setup na meron po tayong tatanggaping mga limited audience, live audience sa ating pong barangay lobby. Meron din at ang ating pong presentation ay ipapalabas po natin online sa ating pong official Facebook pages at YouTube page, Bangkal _ official. Yan. So, uli, ito po yung inyo pong barangay council, ang ating pong pagbate at pakikiramay ng Barangay Bangkal Council sa pagpanaw po ni Tita Connie Custodio, ang buting ina ni Lawrence Custodio at yung nakalimoy ka, nagpahinga na si Tita Connie sa ating pong pakikiramay po sa pamilya Custodio. At syempre, ang atin din pakikiramay sa pamilya rin po ng ilan iba pa pong namayapa dito po sa atin pong barangay na in-escortan po natin. Mayroon po tayong batang namayapa, 13-year-old na namayapa po last week. Alam po natin yung bigat sa damdamin ng pamilya po, ng lalo na po ng isang magulang na may nawawalan po ng anak. Yan. At bagamat sa bawat pagpanaw po, meron din po tayong rason para mag-celebrate. Sabi nga, it is the International Day of Happiness. So tayo po ay tingnan po natin ang araw na ito ng isang mapayapa at maging party po tayo para maging masaya ang ating sarili at masaya po sa ating pong maging party po tayo ng solusyon upang maging masaya ang ibang tao. At tayo po ay babati ng happy birthday, belated happy birthday ngayon at advance happy birthday sa lahat ng March celebrants natin dito sa Barangay Bangkal. Ito po ang inyo po, Barangay Bangkal Council, in behalf of the Barangay Bangkal other barangay kagawad sa tipo na kasama ngayon. In behalf of kagawad Robby, kagawad Bam, and kagawad Glenn Pass, bang niyo po ang punong barangay, Mari Montañez. Hanggang sa susunod po ng linggo, magkita-kita po tayo sa linggo, Barangay Assembly, first semester of 2022. Good morning po sa inyo lahat. Morning. Morning. Happy birthday to